Andyan po naga ay. Sabi na eh, nasa tema na naman ako niya, no? Oh. Hey, oo. Hello. Hello. Pretty, pretty. Kaya gusto sa akin lang din natin. Oo nga. Ako na taga-video. Alam niyo yung pangalan. Ay, no, sabi. Asan yung mga certificate? Follow yan. Nandito po kami ng Child Education at nakita po namin na iyong gracia, Lord God, nasa buhay ni Joshua, and I believe, Lord God, na patuloy po sila ng binapin. At salamat pa inyo sa provision po ninyo. At salamat po sa kaya pinagkatawala po inyo sa kanila, si Zemira, at kaya pamakalala ilang buhay. Salamat pa inyo, pamidalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy kay Zemira mamaya. Hindi, ano po ba yung sabihin po ng dedication? Ito po ay isang Christian way, sabi po dito, isa po isang Christian way na kung saan ay ina-acknowledge ng parent na si Joshua at si Abilin na ang lahat sa kanila ay galing sa Diyos. Yan, yung kanilang munting chikitin ay i-acknowledging na ito po ay biyaya na galing sa Diyos. Ayon sa banal na kasulatan po, ang child dedication is an act of worship. Ito po ay isang pangyayari sa buhay po ni Hana na wala po siyang anak at siya po ay nanalangin. At dahil po nung ibinigay sa kanilang Diyos na magkaroon ng anak, ay ito po ay kanyang ginawang pagsamba at papapasalamat sa binigay na blessing sa kanila. Ito po ay gagawin po nila ng mag-asak si Joshua at si Abilin. Pangalawa po, ang child dedication is about acknowledgement of God's sovereign ownership of everything. Ay sa awit o kaya sa Psalms 24 verse 1, na sabi po doon, lahat ng bagay ay si God po ang may lalang. At ang kanilang ano po ay isang regalo galing sa kailangan sa Diyos. Okay? So yung pwede sabihin po ng child dedication. So ngayon, dadako naman po tayo doon. So ano ba yung role? Ano ba yung role? Bilang isang parent. Number one, is to teach the child. Okay, sabi po dito sa panagkasulatan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7 na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kulo at ng buong pag-iisip at ang nabanggang po dito at ituturo mo sa iyong anak, sabi doon. Ituturo mo ito pag sila ay kayo naglalakad, kayo nagtatrabaho, nagmumotor, pagtulong. Yan, ito yung aking anak na tutulong. Kaya kahit nagmumotor, tinuturuan ko po yan. Yan, yung mga prinsipyo na galing sa banda kasulatan. Kahit nagmumotor, yan, nag-uusap sa kanyang dalawa. So yun po yung pagtuturo. Okay, yung teaching. Pangalawa po is training. Sa ano yung call ng parents, number one, what's to teach. Pangalawa po, training. So sabi sa pagkakasulatan, sa Psalms 22:6, na train up a child while he is nakasarado ko. At pag ito po ay hanggang sa paglaki po niya, hindi niya ito maiwawali. So meron tayong tiyatawag na 4-8 years. Tawag. So ano ba yung 4-8 years? Ito po yung 2 years old at hanggang 9 years old. Na ito po yung tuturo po natin na kung saan ay daralhin po niya hanggang sa kanyang pagpunta. Kaya napaka-crucial po yung parenting pagdating sa maganong edad. Yung 2 years old hanggang 9 years old. Kaya sabi doon, while he is young, he is old, he will not depart from it. So yun po yung pangalawang role po ng parents, si Joshua at si Abilene, is to train yung kanilang anak. Okay. And then, pangatlo po is discipline. Ano yung unang role ng parents? Yung mga parents dito. Pakita sila yung kamay. Yan.
So, sa mga parents, sino po yung nasa mukhang napalo ng magulang? Ako, napalo. Napalo po ako. Ang tatay ko, ang pamalo niya yung ratan. Okay, yung pamatanay ko, kawayan yung kawayan. So, discipline. Ang sabi ko kasi lang, nakari po dito sa Proverbs na hindi, tawag ko, ang saan nakari po dito sa Barkasosa sa Proverbs na pinapanggit po dito na hindi po natin mahal yung ating anak kung hindi natin sila pinapalo. Sparing of the rod, sabi niya. Sa pamalo sa English po ay rod. So, paano natin siya i-discipline? Okay? So, napanggit po dito yung word na rod, pamalo sa Tagalog. So, i-discipline natin sila sa pamagitan yung una, respect. Okay, so si Joref, minsan naging disrespect niya si Mami. At ang sabi po niya, Daddy, na-disrespect ako ni Joref kanina. Sabi niya gano'n, nag-uusap kami pero nagnanag siya. So, oriented naman yung aming anak, napapaluin namin sila siya pag alam siyang naka-disrespect. Okay, so alam na niya, Papa. Ay, na-disrespect si Mami. I'm sorry, Mami. Ayan, tapos ladapa na yan. Papagawin niya. So yun, discipline. Tapos pangalawa po, obedience. Discipline namin siya dahil siya hindi nag-obey. At kahit mga anak ngayon na talagang hindi sumusunod sa magulang. Kahit sa buong kasulatan, ang number one talaga na itinuturo po is yung pag-obey. Alam niyo po ba, sabi ng Barkasulatan sa Ephesians chapter 6 na ang pagsunog sa magulang ay mayroon po kakibar na pangako. Ang Diyos, hindi ang magulang na ang Diyos. Ano po yun? Sabi doon, giginhawa siya at ahama ang kanyang buhay. Pag siya ay sumusunod po sa magulang. So, number one po natin ito sa ating mga anak po is to obey. At dinisipsin po natin yung ating anak kapag hindi po sumusunod. Sabi nga dito, pag may mga anak daw na pag ang tawag doon, inuutusan. Yan. Ang nangyari, utos mo, ikaw rin ang ito. Okay. Kasi ang hirap utusan po yung mga anak, lalo pag may hawak na cellphone. Totoo ba o correct? Totoo, hindi correct. Okay. So, ito po yan. Ngayon talaga utusan pang mihawang na cellphone. Yan. So, iyan po natin mga anak na turan natin po silang sumunod sa magulang. Sapagkat mayroon pong kalakip na pangako ang Diyos. Ang batang yan ay giginhawa at ahaba ang kanyang buhay. So, we discipline our children. Number one, respect. Pangalawa, obedience. Pangatlo po, wrath. Ano yung di? Don't lie. Okay, ang bata po, likas po kahit hindi mo turuan, talagang likas na nila yung makapagsinungaling. Habang bata pa, turuan po natin sila na huwag magsinungaling. Don't lie. Kaya alam naman ng aming anak na kapag talagang siya sa akin yung totoo. At pag gano'n, inaamin naman niya, I lie. Sabi naman. So, pinapalo namin siya. Okay, sa ganung bagay. So, i-discipline natin yung ating anak sa tatlong aspeto. Number one, respect, obedience, don't lie. Okay, so yun po yung rule po na mga magulang. So, kay Joshua at sa kay Philip at maging dito sa ating mga magulang na nandito po. Ngayon naman, ano po yung role ng mga ninong at ninan? Pakitas mo ngayon na bilang naging kapatid na Joshua and Arvelin at pangalawang magulang ni Zimera. Yun po nakita kanina yung inyong mga role bilang isang ninong at ninan. Maging waran po tayo, magkaroon tayo ng pagbigay ng advice, pagkagay sa kanya, pagpipray sa kanya. At the same time, magbibigay din tayo ng mga advice someday sa mag-asawang ito na nagsisimula bilang magulang. Okay, so yung cards po natin. So let's pray, pagpray natin yung mga ninong at ninang. Isa pa rin nagpapasalamat po kami sa oras nito na narito po sa inyong harapan, yung mga ninong at ninang, bilang isang pangalawang magulang kay Zimera, at kayo po pa yung nagbigay sa kanila ng katatagan, kakainuhan, at the same time na maging favorable po sila sa kanilang mga pinagkakita, humanyan, and you pray a protection sa kanila. And we're praying, Panginoon, to establish the relationship ng mga bata po hanggang sa paglaki ng pangarap ay din. Panginoon, lagi po ito sa puso nila na bilang isang pangalawang magulang. Sa Panginoon, ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magkakapag tayo na. Amen.
hindi nagpapahawak yan. Siguro may nagpapahawak yan. Okay. Karoon tayo ng prayer of child dedication. Malamis na buhay na nalagdo po sa inyong harapan, si Zimera Fernandez. Kami po siya talaga sa inyo, Panginoon, kung sanay panghawakan po niyong kanyang murang pisikal, pangatawan, lumaki po siya na may takot sa iyo, at masunurin po siya bilang isang anak sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay. Kuya Pepino, didikin po namin sa inyong harapan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para tayo na yung child dedication. So, okay lang pati ihipan nyo lang. Sige, magkaroon tayo lang closing prayer. Sige. Isa pa rin, nagpapasalamat po kami. So, dito na nagtatapos pa rin noon ng ceremony of child dedication. At pasalamat pa rin noon na muli na-acknowledge po namin ng iyong presensya, the ownership of everything sa buhay ni Zimera Fernandez. At pa rin noon, pinupuri kang kaya salamatan at kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, picture taking po kasi lang. Smile na. Yay! Ay, wow! Okay, one, two, three.